Afternoon class. So, ayun, tapusin natin chapter 1 to 3, which is yung cash, bank account, and proof of cash. Now, let's go sa chapter 4, which is yung accounts receivable. So, ang learning objectives natin is malaman ang classification and presentation ng isang receivable sa financial statement. Then, gusto din natin malaman ano yung measurement niya. Magkano ba natin i-reflect ang accounts receivable initially and subsequently? Then identify yung needed adjustment to come up with magkano yung ipresent natin na accounts receivable. Then, kailangan din natin ma-understand yung gross method and net method ng recording ng credit sales. Then, to know yung accounting para sa accounting for doubtful accounts, allowance, worthless accounts, and recoveries na re-write off natin before. Okay, so first, ano ba ang receivable? Ang receivable pertains sa financial asset or something na marireceive natin in the future dahil sa binigay nating service or goods sa isang buyer. So, eto, kunyari, si customer A, bumili siya sa atin worth 50,000. So, sabi niya is, babayaran ko na lang after 10 days. So, depends on your agreement, pwede nating i-record as debit, accounts receivable, credit, sales. So, dito, ayun, depende lang sa napag-usapan nila kung magkano or paano yung payment terms nila. Okay, so first, i-identify muna natin din yung classification of receivables. So, ang receivables ay pwedeng trade and pwede ring non-trade. So, ang trade receivables is kapag nagbebenta tayo within the ordinary course of business or yung binibenta talaga natin. So, for example, ang binibenta natin mga ballpen. So, kapag nagbenta tayo ng ballpen and at credit yun or utang ni buyer, i-record natin yun as trade receivables. So, pwedeng accounts receivable or notes receivable. Ano bang pinagkaiba nun? So, ang pinagkaiba lang nila ay merong formal promise to pay in form of notes pag notes receivable. So, merong kasulatan na sinasabi na ito yung babayaran ko. Ito yung terms sa accounts is wala. Okay. So, yun yung trade. Ang non-trade naman is something na claims arising from sources other than the sale within ordinary course of business. So, kapag hindi mo talaga yung business, like other income mo lang or something na may pinautang ka pero hindi naman siya dahil nagbenta ka ng goods mo, kasi itong mga to, ito ay tinatrato as non-trade receivables. Ito, paano naman natin i-classify or paano natin ipepresent pala ang isang trade receivable? So, ito, pwedeng current, pwedeng non-current. Kailan masasabi na current ang isang trade receivable? So, current siya kapag within normal operating cycle or 1 year, whichever is longer. So, yung normal operating cycle, didiscuss ko mamaya. So, kunyari, normal operating cycle niya is 12 months. 13 months. Tapos, 1 year versus 13 months, ang longer is yung normal operating cycle niya. So, sabi natin 13 months yung normal operating cycle. So, ibig sabihin, current asset siya kapag receivable siya within 13 months. So, ayan. Yun yung something sa trade receivable na kinoconsider natin yung normal operating cycle. Unlike kay non-trade receivable, hindi natin kinoconsider yun. Laging current lang kapag within year. So, for both scenario, lahat ng hindi pasok sa current is non-current. Okay, so ito yung sabi natin, normal operating cycle. So, ang normal operating cycle is nagdedepende sa bawat industry. So, kasi ito, yung mula sa pagbili mo ng inventory hanggang nabenta mo, hanggang makapag-collecta ka, tapos maging cash na siya ulit, pagbili mo ng inventory. So, ito yung operating cycle ng bawat company. So, iba-iba lang siya, depende rin sa industry. Kung, nangyari, merchandising, hindi naman si, ano lang, purchase lang, ganun. Meron pa silang production, gano'n. So, basta mula dun sa start up to end ng cycle nila, yun yung kinoconsider nating normal operating cycle. So, nag-iba-iba siya. Sabi ko, kunyari, sa food business, pwedeng 2 to 3 weeks yung binili nila, naluto na nila, nabenta na nila, nakolekta na nila. Pero kunyari, sa nagbibenta ng mga sakyan, bahay, gano'n, pwedeng it will take 2 to 4 years, gano'n. So, depende siya sa industry ng business. So, importanteng malaman yung normal operating cycle kasi, di ba nga, kapag trade receivables, ang ating definition ng current assets depends kung
normal operating cycle versus 1 year, whichever is longer. So, kailangan natin siya sa consideration natin para malaman natin yung presentation ng receivables. So, paano ba siya pinapresent sa IFRS? So, if it's under one line item after nung cash and cash equivalent, so ito yung sample, then yung details ay ito, may kita nyo net, naka-net siya. I think yung sabi natin kanina, net realizable value, discuss din natin later. So, naka-net ang presentation niya. Tapos, yung details ng FS, ito, nasa notes to financial statement. Pinapakita yung lahat ng details ng receivables, then other receivables, less yung mga kailangan ibawas sa receivables, like allowance for doubtful accounts or expected credit losses. Tapos, meron pa yung mga wordings na naka-disclose yung details ng isang ganito naman. Ayan, ganun yung itsura niya sa FS or sa financial statement. Okay, next. Measurement of receivables. So, initially, kanyari, nagbenta tayo, yun yung initial measurement natin, yung mismong transaction cost or magkano yung benta natin sa kanila, including any shipment cost or any additional cost na attributable to the acquisition. Pero subsequently, so kunwari, as of year-end, December 31, kailangan natin siyang i-recognize sa amortized cost or net realizable value, which ito yung pertain sa amount na expected nating makolekta. So dapat ganun yung presentation niya, hindi yung laging kumagkano lang natin siya binenta. So to consider yung net realizable value, we need to understand itong apat na allowance na pwedeng i-deduct sa receivable. So, allowance for freight charge, sales return, sales discount, and doubtful accounts. Okay. So, terms related to freight charge. So, ito may kilala niyo na sa FOB destination, FOB shipping point, freight collect, and freight prepaid. So, ito, regarding to sa sino ba may-ari ng sino ba yung may-ari ng or owner ng isang goods habang on the way pa lang yung delivery. So, kunyari, imagine mo, nag-Shopee ka. Tapos, ito si seller, ito si buyer, ikaw yung buyer. Habang nasa delivery, sino yung may-ari nito? Parang ganun yung concept ng kinukuha natin dito and sino yung dapat magbayad ng delivery fee. So, pag FOB destination daw, yung ownership ng goods ay mapupunta lang sa'yo pag na-receive mo na. So, sa recording ni seller, as of travel period, sa kanya pa yung item. So, as to inventory, kanya yon. Tapos, as to set up of receivable, magsiset up lang siya kapag receipt na receive mo na. Kasi doon pa lang, mag-execute yung sale niya. So, upon receipt of item, kapag dumating na sa'yo, FOB destination. So, yung buyer upon receipt. Tapos, ang technique dito is, sino daw yung responsible sa free charge. So, sino yung magbabayad ng pamasahe or shipping fee? Yung parang ganun. Ang magbabayad is kung sino yung owner habang nasa travel siya. So, ang owner ng item na yon is si seller pa kasi malilipat pa lang kapag dating pa kay buyer. So, ang dapat magbayad ng free charge or ng shipping fee ay si seller. Baliktad naman yan kay FOB shipping point. Ang FOB shipping point is at shipping point. So, upon shipping ni seller, kay buyer na agad yung item. So, siya rin ang dapat magbayad ng freight charge kasi kanya na yon upon shipping. Next, freight collect. So, ang freight collect naman pertains dun sa parang yung courier ba is nabayaran na ba or not. Yun na yung pinapunto na lang dalawa. Pag freight collect, hindi pa bayad yung delivery fee and dahil nga parating pa lang kay buyer, si buyer yung magbabayad ng delivery fee. Pag sa prepaid naman, dahil nga prepaid, bayad na ni seller yung bayad na ni seller yung delivery fee. So wala nang babayaran si buyer. So may mga sample madalas yan na magpapagulo na like, nangyari FOB shipping point tapos freight prepaid. Kasi ang FOB shipping point, dapat si buyer magbayad, di ba? Kaso nga lang, nagbayad na sa seller. So, doon tayo nagkakaroon ng konting parang kaguluhan. Kumbaga na parang, ano ba yung tamang reporting pag gana? Discuss natin.
Yan. So, ito yung in-explain ko kanina yung destination. So, kapag sa destination, dito pa lang matatransfer kay buyer yung ownership and magbabayad ng cost dapat sa seller dahil kanya to during that period. Kapag FOB shipping point naman at shipping point, transfer niya ownership kay buyer, kanya na to, and siya din magbabayad ng freight cost. So, mag-sample problem muna tayo. So, kunyari daw, merong goods na nabenta amounting to 100,000. Ang terms, FOB destination, ang destination is makupunta lang kay buyer kapag nasa kanya na pa upon delivery. Ship, freight, collect. Ito na yung sabi ko na dahil FOB destination, dapat ang may responsibility ng pagbabayad ng freight ay si seller kasi during the travel period, sa kanya pa yung ownership. Kaso nga lang, freight collect, which is, ang freight collect is si buyer yung actual na magbabayad. So, ang nangyari, ang shipping fee yung problema natin dito, yung 5,000 na to. So, dapat ang magbayad is si seller, kaso nga lang, nagbayad si buyer. So, paano natin i-recognize to or i-entry lahat na ito? Okay, so, first is to record the sale. So, nung dumating na doon, kasi destination, nag-record tayo ng sale. Amounting to 100,000, yung receivable niya. Tapos, dahil tayo yung dapat magbayad ng freight, tayo yung mag-record ng freight out. Or, ito is expense natin as seller. Tapos, recognize natin yung sales and allowance for freight charge. So, ito, dito yung sinasabi natin kanina, allowance for freight charge, which is one of items na dinededuct natin kay accounts receivable para makuha natin yung net amount. So, kung as of dito, tatanong, magkano na yung AR natin na net? So, 95,000 kasi 100 less allowance. Okay, number 2. Pag na-collect naman na natin, ang makakollect lang natin is 95,000 kasi nga, hindi niya babayaran yung 100,000 kasi yung 5,000, siya na nga yung nagbayad ng delivery fee. So, parang may utang tayo sa kanya 5,000 doon. So, i-net niya, 95,000 lang yung babayaran natin. Then, i-alisin na natin yung allowance na sinet up kasi pwede na natin i-recognize ay tanggalin. Tapos, ang naiwan lang bali is yung freight out na expense kasi totoo namang tayo yung dapat magbayad. Ayan yung recording natin sa collection niya. Next item, so, allowance of freight charge, allowance for sales return naman. So, ano naman tong allowance na to? So, di ba, nagbenta ka. Pwede kasing ibalik nila yan. So, naggagawa tayo ng assumption or yung amount na probable na baka ibalik ng customer natin due to shipment shortage and any defects. So, ang record natin yan, so, kunwari, as of December na nag-record na tayo ng adjusting entry, nisip natin na, ay, feeling ko magbabalik yan na amounting sa ganito dahil usually, may mga ganitong amount kami na binabalik. So, usually ito based sa experience din ng business. Kanyari, parang madalas 10,000 worth ng receivables namin binabalik. Yan. So, nagkakaroon tayo ng allowance. Tapos kapag hindi naman siya naging, okay, pwede rin naman siyang i-reverse later on para i-recognize yung actual sales return next year. Next, yung sales discount. So, nasa third item na tayo. Ano naman tong sales discount? So, ito yung binibigay na discount natin kay buyer kapag gusto natin encourage na magbayad sila agad. So, merong two classification ng sales discount kung paano mo siya, method of recording, kumbaga. Pwedeng gross method or net method. Ang gross method is recorded at gross amount. Tapos, ito yung usually na ginagamit kasi simple din siya i-apply. Tapos, ang net method naman is recorded at net amount, which is invoice price less the cash discount. So, kunyari, nagbenta tayo. Tapos, sabi natin, bibigyan ka namin ng itong discount. Kunyari, 10,000. Under the gross method is i-record niya na at i-record muna at gross amount. So, 100,000 lang. Ganun. Pero, ang net amount is naka-deduct na agad yung sales discount. Kunyari, sales discount 10,000. So, debit accounts receivable, credit sales siya ng 90,000. So, dinilest niya agad yung cash discount. So, let's try this sample para mas clear.
So under gross method, kapag may nabenta ka, that 100,000, times 5 over 10 and over 30, i-record mo at gross amount. Ito, i-record at net amount. So paano, ano naman po yung 5 over 10 and over 30? So yung 5 over 10 means magkakaroon ka ng 5% discount kapag nagbayad ka within 10 days. Tapos, kung ayaw mo naman magbayad within 10 days, dapat bayaran mo na lang yung total hanggang 30 days. So yun yung ibig sabihin ng mga ganyan. Okay, next. Tapos, paano yung recording kapag nakolekta natin within discount period? So, meron tayong 5,000 na discount, which is yung 5% ng 100,000. So, collection lang natin 95 kasi may discount. Debit sales discount of 5,000 and credit accounts receivable. So, ano naman po yung sales discount? So, paano siya tinitreat? Isa siyang contra revenue account. So, babawasan niya yung sales natin kung kailangan mo ng presentation. So, 5,000, tapos accounts receivable natin, matatanggal na kasi nabayad na siya ng 100,000 na yung itakalat. Pero, dito kay net method, dahil nag-net na agad siya nung sales discount, once na collection na, debit cash 95, credit AR lang. Next, pero paano naman kapag hindi naman nakabayad within 10 days? So, ang mangyari, di wala siyang discount, debit cash, credit accounts receivable. Pero, kay net method, dahil nag-recognize na siya at first pa lang, akala niya na binawas na niya agad yung sales discount. So, dahil dun sa ginawa niya, magkakaroon siya ng sales discount forfeited na account. Kasi, ang nagbayad is 100,000, ang binayad, accounts receivable na sinet up 95,000, magkakaroon tayo ng sales discount forfeited or parang other income natin, amounting to 5,000. Yun yung recording natin. So, yung sa sales discount, based on past experience, so, minsan nag-set up din tayo ng sales discount, allowance for sales discount. Kunyari, as of December, meron pa tayong in-expect na receivable, tapos hindi natin sure kung magbabayad kaya to within 10 days, kailangan ko kaya mag-set up na allowance. So, based on past experience, or minsan pwede rin na nag-set up yung company ng sales discount na based sa percent of receivables, ganun, depende sa kanila. Basta reasonable. Tapos, ito, rinereverse din yung allowance kasi ano lang ito, parang adjusting entry na setup. So, rinereverse din, beginning of next period. Okay. So, nasa last item na tayo ng mga pwedeng i-deduct na allowances kay receivable. So, yun yung accounting for bad debts. So, ito naman is dahil to sa risk na yung some customer will not pay their account. So, yung mga parang nangutang, di naman nagbayad. So, kailangan mo mag-set up na allowance na possible na hindi sila magbayad. Or, pwede din natin i-write off kapag alam na natin hindi talaga sila magbabayad. So, usually kasi yung mga business, they sell on credit or yung utang para maka-encourage pa ng more buyers. Parang kapag nagkakaroon ng bad debts, is part na rin ng cost of business na dahil utang sila nagbebenta. So, ayun, minsan nagkakaroon talaga ng ganito. So, dahil nga ang receivable should be recorded at net realizable value, we should set up allowance if needed. Allowance for bad debts or doubtful accounts. Okay, so meron two methods, which is yung allowance method and direct write-off method. Okay, allowance method, nagsiset up tayo ng allowance. Okay, direct write-off method, hindi tayo nagsiset up ng allowance. So nag-record lang tayo kapag i-write-off na natin. Pero under GAAP, ang accepted lang is allowance method. Kasi align siya dun sa matching principle. Ang direct write-off method is hindi allowed, pero ginagamit ito usually sa BIR filing. So, dahil naka-cash method sila. Okay. So, allowance method, kapag magre-recognize tayo ng doubtful account, so, meron tayong nakita na potential doubtful, so, debit doubtful accounts expense, yung DAE, doubtful accounts expense. Then, credit allowance for doubtful accounts, or DFDA, dun sa amount ng recognition ng doubtful accounts. Then, kapag na-isip natin na ito, kunyari nag-recognize tayo dito, tapos wala, hindi talaga makulit, kaya write-off na natin. So, kailangan natin tanggalin yung sinetap natin allowance and tanggalin na sa receivable. So, totally, wala na tayong ma-receive. Pero, paano naman kung, di ba, assumption lang din natin ito, paano kung next month or next year nagbayad si
nagbayad si customer natin. Ang una natin gagawin is i-reverse natin itong write-off. So, debit AR, credit allowance for doubtful accounts. Tapos, tsaka natin i-record yung collection ng debit cash, credit accounts receivable. So, paano naman pag direct write-off? So, as discussed, is wala tayong entry kapag recognition lang ng doubtful account. So, ayaw niya i-recognize na possible yan, which is mali siya ang nag-a-up. Tapos, pag re-write-off niya, directly siya sa bad debts or doubtful accounts. Other term lang din. So, diretso write-off siya doon sa account. Wala siyang allowance na ginagamit. So, mag-sample problem tayo. So, para matry natin kung paano ba i-record yung mga ganitong may bad debts. So, the F company uses the allowance method. Buti naman. But, for uncollectible receivables. So, una daw, nagkaroon siya ng 75% collection ng 20,000 balance. Written off remainder as uncollectible. Then next, meron ding reinstate or parang sinet up ulit yung receivable kasi which had been written off as uncollectible. Kasi nagbayad, ito, receive 5,225 cash. So, pag nagbayad siya, so parang nagkaroon tayo ng collection para sa isang account na re-write off natin, yung sabi ko, ibabaliktad muna natin yung entry bago natin i-record yung collection. Then, wrote off or written off the 2.5 balance owned by company which has no asset. So, mag-write off tayo. Tapos, based on analysis, 11.5 yung gusto niyang total na uncollectible. Tapos, meron tayong beginning balance amounting 200 credit. So, i-journalize natin yung ngayon. Share ko yung screen. See ba ba? Yan. So, ayun, noong May 14, may na-receive tayong 75%, which is 15,000. So, we debit cash and credit accounts receivable. Tapos, re-write off niya na daw yung remaining ng 20,000, which is yung 5,000. So, debit allowance for doubtful accounts, credit accounts receivable. Since allowance method, allowance yung pag-write off natin. Saan? Tapos, June 20 naman is pinapabaliktad. So, paano ba mag, di ba ganito ang write-off? Paano naman magbaliktad or mag-reinstate? So, baliktarin lang natin to. Accounts receivable, tsaka allowance for doubtful accounts. Then, tsaka natin i-set up or i-recognize yung collection natin ng 5225 na debit cash, credit, accounts receivable. Tapos, July 27, nag-write off ng 2.5. So, paano pa mag-write off? Debit allowance, credit, accounts receivable. Tapos last, sabi, based sa analysis ng accounts receivable, 11,500 yung uncollectible. So, ang total daw, magawa ka ng account, ng allowance for that account. 11,500 doon, uncollectible. Tapos, may binigay din siyang 200 yung beginning balance before adjustment. So, ang needed adjustment natin is 11,300. So, yun yung ating budget expense or doubtful accounts, credit allowance for doubtful accounts. Tapos, next, magkano daw ang balance ni allowance for doubtful accounts after adjustment? Yun yung 11,500. Tapos, the NRV of the balance is 62. Ah, kuwanto natin yung NRV if the balance is 62,000. So, ang AR natin, 62,000. Tapos, kailangan natin i-deduct yung allowance para mag come up tayo sa net balance. So, may allowance tayo ng 11,500. Net balance natin ay 50,500. Yan. So, meron tayong allowance. Balikan natin yung presentation. Okay. May isa pa tayong sample problem. So, PNC company record sales figure during the year as a credit account receivable. However, at the end of accounting period, the entity estimates the probable sales return and records at the same by means of allowance method following transactions occurred in Q4. So, kailangan lang daw natin i-record yung transactions. So, number one, sale of merchandise on account. So, pag-allowance method, hindi muna natin binabawas yung 2% discount. So, we record it as debit accounts receivable, credit to sales amounting to 4 million.
Okay, number two. Paano pag nakolekto within discount? So, we debit cash yung collection na 1,470 lang din na-collect. Then, identify how much yung gross amount. So, 1,470 divided by 0.98 kasi yun yung portion ng para makuha yung gross amount na 1,500,000. Kasi 2% yung discount. So, yung tulad kanina, para ma-record yung expense natin na nagbigay tayo discount, debit sales discount amounting to 30,000. Then, credit the account receivable, 1,500,000. Tapos, may 1 million ding collection na beyond discount period number 3. So, yun, straightforward lang, debit cash, 1 million, and credit accounts receivable amounting to 1 million. Number 4 naman is merong sales return na ginran amounting to 100,000. So, sabi niya dito, sales return during the year as a credit accounts receivable. So, debit accounts receivable, credit, debit sales return, credit accounts receivable. Then, sales return estimated at the end of the year amounting to 20,000. Ang sabi naman niya dito, nung nag-estimate na ng probable, gumamit na siya ng allowance method. So, yung allowance method natin is debit sales return, credit allowance for sales return, 20,000. So, ayun. That's all sa accounts receivable. So, mag-try pa tayo mag-solve ng more problems later on. Thank you.